Marami sa boxing world ang nadismaya nang ibalita na si Errol Spence Jr. ay nag-withdraw sa kanyang laban kontra kay Manny Pacquiao na nakaschedule na sana na maglaban ngayong August 21 sa T-Mobile Arena sa Las Vegas, Nevada. Habang si Errol Spence Jr. ay malapit na ang finishing touches sa kanyang training camp, pumunta siya sa doktor para sa kanyang routine check-up. Ilang minuto lang ang lumipas na ibalita na ang taga-Dallas ay may punit sa retina at hindi pwedeng labanan si Pacquiao dahil sa kanyang kasalukuyang kalagayan. Sa pagsisikap na matuloy ang palabas, ang kasalukuyang may hawak ng WBA belt na si Yordynis Ugas na lalaban sana para sa co-main event ay ang pumalit kay Spence para labanan itong si Manny Pacquiao. Bago pinalitan ni Ugas si Spence, ang bagong napiling Hall of Famer na si Bernard Hopkins ay pumabor kay Spence Jr. na manalo kontra kay Pacquiao. Ngayon sa pagpasok ni Ugas, naniniwala ang dating undisputed world champion na si Hopkins na ito ay madaling laban lang kay Manny Pacquiao. Si Pacquiao ay makakuha ng knockout dito, sabi ni Hopkins sa isang panayam sa Little Giant Boxing. Si Ugas ay walang match kay Pacquiao. Sa kabila ng inaasahan ni Hopkins na si Ugas ay maglabas ng magandang laban kontra kay Manny Pacquiao, itong taga-Cuba ay maiiwanan pa rin. Kahit panatalo lang ng isang beses sa straight na 12 fights ang 35-year-old na si Ugas, at ang nag-iisang talo ay mula sa pamamagitan ng isang controversial na decision laban kay Sean Porter noong March 2019. Sa kabila ng lahat ng kanyang nakamit, hindi pa rin siya binibigyan ni Hopkins ng kunting kalamangan sa laban. Kahit pa si Pacquiao ay 42 years old na, nakita ni Hopkins na si Pacman ay isa sa pinakamagaling na fighter sa buong mundo sa ngayon. Para daw talunin ang future Hall of Famer na si Pacquiao, si Hopkins ay naniniwala na nangangailangan ng special fighter na dapat itapat dito. Nang pinalitan ni Ugas si Spence, parang isang sasakyan lang. Si Spence ay tulad ng isang Ferrari para sa kompetisyon. Ngunit pinalitan mo ito ng high-end na Mercedes. Hindi pwede ito makipag-racing. Hindi ito pwedeng isali sa drag racing ayon kay Hopkins. Samantala, kahit pa sinabi ng karamihan na ito ay mahirap na laban, sabi ni Casimero na si Rigondo ay isang madaling trabaho para sa pagdepensa ng kanyang WBO title. Kung ganon, si Casimero na ba talaga ang bagong terror sa bantamweight division? Gusto kong patunayan na kaya ko siyang i-knockout at gusto din ito ng mga boxing fans, sabi ni Casimero na nakakuha ng knockout sa kanyang huling anim na kalaban sa kanyang record na 30 wins, 4 losses at may 21 knockouts. Ngunit paano na lang ang laban kung si Rigo ay ayaw mag-slug at lalabanan lang si Casimero sa malayo, lalo na pag matikman na ng Cuban fighter ang power ni Cuadro Alas. Tinawag si Casimero ni Rigo na isang clown dahil sa kanyang trash talkings at isa pa daw itong demonyo. At sinabi pa ni Rigo na si Casimero ang kanyang third victim na Pilipino matapos natalo nito ang 4 division champion na si Nonito Donaire at si Drian Francisco. Ayon kay Casimero, sorpresahin niya si Rigondo na may 20 wins, 1 loss at may 13 knockouts na hindi ito makagawa ng kanyang depensa. Ngunit alam naman ng karamihan na hindi ito maging madali dahil si Rigo ay may isa lamang talo at nagmula lang ito sa isang pound for pound king na si Vasyl Lomachenko sa pamamagitan ng stoppage sa 6 rounds. Salamat sa inyong suporta, mag-iwan na lang kayo ng comment, like at subscribe.